Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, nakitaan ang isang klase ng COVID-19 variant ang isang biyaherong mula South Africa. Pero agad nilinaw ng Department of Health na hindi ito Omicron variant o variant of concern. Wala pa rin namang naitatalang kaso ng Omicron variant sa Pilipinas hanggang ngayon. Tutukan naman natin ang limang rehiyon sa bansa dahil sa mababang vaccination rate. Nagpapatrol, Michael Delizo. Nakita ang variant na B.1.1.203 sa isang biyahero galing South Africa na nagpositibo sa COVID-19. Wala pang inilalabas na ibang detalye ang DOH dito, pero mabilis nitong nilinaw na hindi ito Omicron variant. Hindi rin po siya yung mga variants na binabantayan natin dito sa ating bansa. Ito po ay hindi variant of concern or variant of interest. Sa ngayon, wala pa rin na-detect na Omicron sa higit 18,000 sample na isinailalim sa sequencing ng Philippine Genome Center. Pero andyan ang posibilidad na hindi lang na-detect kaya kailangan umanong paspasan pa ng mga laboratorio ang pagpapadala ng sample para sa sequencing. Yung ating mga laboratory, kailangan pa siguro mag-double time sila magpadala ng samples. Ngayong na-detect na rin ang Omicron sa mga bansang kalapit ng Pilipinas, nakikita ng DOH na mas tumaas ang tsansang makapasok din ito sa bansa. Batay sa karanasan sa mga nakalipas na variant, kadalasan ay nadedelay lang ang pasok ng bagong variant sa Pilipinas ng 1 o 2 buwan. Mataas po ang tsansa na maaring makapasok dito sa atin at tayo naman po ay nagpe-prepare. Pero iba ang pagtingin ng OCTA. May chance na hindi siya makapasok. So hindi ako naniniwala na it's not a question of if but when, kasi iba yung circumstance ngayon kumpara nung Delta. Na yung Delta, sobrang dami, parang hindi mo na alam kung saan magagaling. Oh. Ang magandang balita, ang patuloy na pagbaba ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pumapalo sa average na 330 ang mga bagong kaso kada araw sa buong Pilipinas sa nakalipas na 7 araw. Victorious tayo against the Delta variant. Okay, pawala na siya. So hindi na tayo masyadong concerned sa Delta variant. Dami na tao sa labas pero so far wala pa tayong nakitang spikes. Muling ikakasa ang National Vaccination Day sa susunod na linggo, Disyembre 15 hanggang 17 para sa target na 7 milyon, partikular sa mga rehiyon na mababa pa umano ang vaccine coverage. Kabilang dito ang Calabarzon, Central Luzon, Central at Western Visayas at BARM. Ito po yung mga areas na talagang we are focusing on at pupuntahan talaga ng ating mga volunteers, mga partners ng private sector and non-government organization para matulungan po natin sila na maitaas po yung antas ng pagbabakuna among those unvaccinated in their regions. Sa Calabarzon, sinabi ng Tagaytay City Health Office na mataas naman ang kanilang vaccination rate. So we assure na lahat po ng mga empleyado ay 100% na bakunado. Sa Visayas, tumataas naman umano ang vaccination rate sa Cebu City. Meron kaming binigay na bonus na sinabi ko walang i-release pag hindi lahat na bakunahan. Magpa-party po kami. Dapat mag-attend yung bakunado na. Zero COVID cases ang Boracay ng ilang linggo na ayon sa LGU. That's the good news na talagang naghiminto na. So siguro dahil nga sa bakuna, siguro yan na si Robert, no, na pa, wala na kaming positive cases sa Boracay, especially sa LGU ng Malay. Ayon naman sa NTF, wala munang aasahang alert level 1 ngayong Disyembre habang may banta pa ng Omicron. Michael Delizo, ABS-CBN News. 356 sa mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ika-4 na beses nang mas mababa sa 400 ang COVID cases sa nakalipas na 5 araw. Pero 4 na laboratorio ang hindi pa nakasumite ng datos. Sa kabuuan, umabot na sa 2,836,000 ang COVID cases sa Pilipinas. Higit 11,000 ang aktibong kaso na pinakamababa sa nakalipas na 1.5 taon. Sumampa naman sa 50,000 ang COVID deaths matapos na may maitalang dagdag na 135 na namatay. Higit 800 naman ang dagdag sa mga gumaling. Naitala naman ang pinakamababang positivity rate mula nang maging available ang COVID data na ngayon ay nasa 1.1%. Gayun din ang pinakamababang ICU bed occupancy sa 23%.
makatutulong ang booster shots para maiwasan ang mga sintomas sakaling tamaan ng Omicron variant ayon sa bagong pag-aaral sa United Kingdom. At bagamat wala pang naitatalang kaso ng Omicron sa Pilipinas, sinabi ng Genome Center na hindi imposibleng ma-detect ito sa mga darating na araw. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Wala pa rin nadedetect na kaso ng Omicron variant sa Pilipinas, pero pinamamadali na ng Philippine Genome Center o PGC ang pagbasa sa kanila ng mga sample mula sa mga laboratoryong accredited ng Department of Health. Tanging ang PGC ang nakakapag-sequence ng mga sample sa bansa ng hanggang mahigit 700 sample kada linggo. Mapapaabot na nila ito ng 1,500 samples kada linggo dahil sa dagdag na pondo mula sa gobyerno. Pero kulang paminsan ang samples na nakakarating sa kanila. RT-PCR sila, mag-positive sila. Pag hindi nila ipadala sa amin, din natutulog lang doon sa kanila. So there's a certain delay. So it's very, very important as soon as possible. And if it is associated with clusters or increased, death or admissions. Sa ngayon, halos lahat o 99.9% ng mga nasuring samples ay nakitaan ng Delta variant. Pero inaasahan na ng Genome Center na posibleng ma-detect din ang Omicron variant sa mga darating na araw o linggo. It's only a matter of time that this variant will come to our shores. And that's why kung pwede natin ma-postpone ang kanyang entrance, that gives us a lot of time to observe the what is happening in South Africa as well as in other countries. Samantala, simula bukas, December 12, kabilang na ang Portugal sa 16 na bansang pasok sa red list ng Pilipinas. Hinigpitan ang pagpasok ng biyahero sa Pilipinas mula sa mga bansang ito dahil sa mataas na bilang ng COVID-19 doon. Sasailalim sa quarantine at testing protocols ang mga manggagaling ng Portugal. At simula Miyerkules, December 15, wala nang papapasuking biyahero mula roon maliban sa mga repatriation o emergency flights. Sabi sa teleradyo ng kinatawan ng Pilipinas sa Portugal, wala pang community transmission ng Omicron variant doon. Pero kansilado na ang Christmas party ng Filipino community, bagamat tuloy pa rin ang misa. Mahirap, pero kailangan gawin eh. Kasi we have to sacrifice and do our share. But I think Filipinos will understand the reason kung bakit may red list, may yellow list. Para naman po yan sa ating lahat. And I think the experts naman sa Philippines, we trust them, we trust their judgment that they're doing this for the better of everybody, you know. Sa South Africa, kung saan unang na-detect ang Omicron variant, naitala ang pagdami ng mga na-ospital. Karamihan sa kanila, mga hindi na bakunahan. Pero hindi naman sumabay sa pagsipang ito ng mga kaso ang bilang ng mga namamatay sa COVID. Nakita naman ng Health Security Agency ng United Kingdom sa pag-aaral nito sa mahigit 500 taong tinamaan ng Omicron variant na makatutulong ang booster shot para maiwasang magkasintomas ang mga mahahawa ng Omicron. People who've had 2 doses more than 3 months ago are likely to get infection and transmit infection. What we see is after the booster dose, and that happens quite fast after the booster dose in early analysis, probably at 14 days and even up to just even 7 days, that effect is reversed. And actually what we're seeing is no matter what your backbone, whether you had Astra or Pfizer, you've got a 70 to 75% vaccine effectiveness for a symptomatic disease. Kapareho ito ng lumabas sa pagsusuri ng Centers for Disease Control sa Estados Unidos. Fully vaccinated ang halos lahat ng mahigit 40 kasong sinuri. 1/3 sa kanila ay may booster shot, pero iisa lang ang kinailangang maospital. Samantala, naaalarma ang International Council of Nurses sa lalong bumababang bilang ng mga nurse sa buong mundo. Umabot na sa 115,000 nurses ang namatay dahil sa COVID-19 at marami ang nagka-burnout at nagsabing iiwan ang pagna-nurse. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Balak palawigin ng Department of Education ang face-to-face classes sa unang bahagi ng 2022. Kaya naman inaayos na ng DepEd ang mga nakitang gusot sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Nagpapatrol, Ara Perez. Ganadong pumasok sa klase sina John Lloyd, Aryan at Joanne, grade 11 students sa Filimon Tilizan Senior High School sa Navotas.
pero aminado silang naninibago na pwede na ulit pisikal na pumasok sa klase. Hindi pa po kami gano'ng magkakilala, pero that's in the process naman po. Nakikipag-communication po ako sa kanila. Hindi po yung malapit na malapit po. Yung distance po, yung pagsagot po ng mga activities po. Napansin din ng principal ng paaralan na sabik pero nagkakahiyaan pa ang mga estudyante. Unti-unti, nafe-feel na nila yung pagbabalik, yung atmosphere na nasa loob sila ng classroom talaga. Sa unang linggo ng pilot face-to-face classes sa NCR at ikatlong linggo para sa mga naunang rehiyong nagsimula ng klase, kabilang sa mga pagsubok na naobserbahan ng DepEd ang adjustment ng mga bata mula sa modular patungong limited face-to-face classes. May mga estudyanteng nagtatanggal ng face mask, may mga nakakalimot sa physical distancing, at may mga hirap makita ang aralin dahil sa ilang mga paaralang naglalagay pa rin ng plastic barrier. Kung may problema, hindi na kailangang hintayin kung anong sasabihin at memorandum at pagmimitingan ng central office. At their level, they have a much better appreciation of what the problem is. Kilala naman nila yung mga personalities, yung situation, kaysa kami pa ang magbigay ng general guidelines. Part of the pilot study is our openness to consider na i-lengthen natin yung oras ng kanilang contact time sa school. So another is that we need to connect now yung dalawang learning environment. So the home environment, the home learning environment, and the school learning environment. Ngayong Disyembre, planong tapusin ng DepEd ang pilot face-to-face classes, saka isunod ang expansion phase. Batay sa inilabas na memorandum ng kagawaran, target itong simulan sa unang bahagi ng 2022, kung saan kasali na ang lahat ng grade levels mula K to 12. Ayon kay Briones, tuloy ang planong ito sa harap ng banta ng Omicron variant, nananatiling zero COVID cases sa nakalipas na tatlong linggo, mula nang muling magbukas ang halos 300 paaralan para sa face-to-face classes. Ara Perez, ABS-CBN News. Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Tapos na nga ang maliligayang araw natin mga motorista. May oil price hike na sa Martes. Maglalaro sa 1.60 hanggang 1.70 ang magiging taas presyo sa gasolina. 1.25 hanggang 1.35 sa diesel at 1.20 hanggang 1.30 sa kerosene. Paliwanag ng mga taga-industriya, lumilitaw kasing hindi naman ganun kabagsik ang Omicron variant ng COVID-19 kaya biglang bumawi ang presyo ng langis sa world market. Pero partial pa lang ang bawi sa presyo dahil mataas pa rin ang COVID cases sa Europa at may mga lockdown pa sa China. Sa limang linggong puro rollback, umabot na rin sa 6.25 ang nabawas sa presyo ng gasolina, 5.40 naman sa diesel at 5.55 sa kerosene. Bumuhos ang pagbati para kay Angeline Quinto matapos ang kanyang pregnancy reveal kahapon. Kakaiba naman ang saya ni Elise Hoson nang ibahagi niya ang kanyang pagiging mommy kay baby Feliz. Yan at iba pang balita sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Kasabay ng 30th anniversary celebration ng Star Magic, ibinida nila ang kanilang roster of talents sa mga electronic billboards sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Mula sa patok na love teams, lead stars, top caliber singers, hosts at iba pa. Kabilang si Elise Hoson, natampok din sa Metro.style. Dito ay binahagi ni Elise ang kanyang motherhood journey kay baby Feliz. Totoo yung sinasabi nila na kahit gaano kahirap yung pagiging isang mother, mawawala lahat yun kapag nakita mo yung anak mo na nakangiti. Speaking of mommy, bumuhos ang mga pagbati kay Angeline Quinto matapos ang kanyang pregnancy reveal kay Boy Abunda. Magiging nanay na rin ako. Ulitin natin. Tito Boy! Totoo, baka nagkakamali ka ng dinig. Eh hindi. Ako'y tatanong ko lamang para klaro. Oo, hindi. Buntis ka ba, Angge? Opo, Tito.
Ang eksklusibong panayam kay Angeline pumalo na ng mahigit 1 million views sa loob ng isang araw. Samantala, napasama ang Filipina-American trans woman, writer, director at producer na si Gina Rosero sa feature ng prestigyosong magazine na Vanity Fair. Ang mga matagumpay na personalidad na Asian-American Pacific Islanders at humuhubog sa imahe ng kanilang mga kababayan. I cried when I first saw it. In that first sight of that picture, it just took me by surprise how powerful it was. I personally never thought that I'll see the light of day where I get to be fully seen as I am. Kahanay ni Rosero sa listahan ang mga direktor ng blockbuster movies gaya ng Crazy Rich Asians na si John M. Chu, Shang-Chi ng Marvel na si Destin Daniel Cretton at iba pa. MJ Felipe, ABS-CBN News. Tinanggap na ng dalawang mamamahayag na sina Maria Ressa ng Pilipinas at Dmitry Muratov ng Russia ang prestigyosong Nobel Peace Prize diploma at medalya sa Gala Award Ceremony sa Oslo, Norway. Sa kanyang talumpati pagbabago sa pamamahala ng social media at patuloy na pagtindig sa ngalan ng katotohanan sa gitna ng mga hamon at banta ang panawagan ni Ressa. Nagpapatrol, Miko Abaro. Tumatayo bilang kinatawan ng bawat mamahayag sa buong mundo ang pagbungad ng bati ni Nobel Peace Prize laureate Maria Ressa sa kanyang pagtanggap sa Nobel Peace Prize diploma at medalya sa Oslo, Norway. Ayon kay Ressa, maraming dapat pasasalamatan na nananatiling ligtas at papuloy na nagtatrabaho ang mga mamahayag sa harap ng mga banta at balakid na haharap aniya ang bawat mamahayag sa isang malaking hamon. Nananawagan rin ng pagbabago si Ressa sa pamamahala ng social media. Our greatest need today is to transform that hate and violence, the toxic sludge that's coursing through our information ecosystem. Kasamang nanalo ng Nobel Peace Prize ni Ressa ang Russian journalist na si Dmitry Muratov. Nasa paligro din aniya ang mga journalist sa Russia. Sabi niya, mahigit 100 journalists, media outlets, human rights defenders at NGOs ang tinawag na foreign agents itong mga nagdaang buwan. Sa Russia, pag tinawag kang isang foreign agent, itinuturing kang kaaway ng Estado. Sila Ressa at Muratov ang mga unang journalist na nakatanggap ng Nobel Peace Prize mula noong 1935. Si Ressa din ang kauna-unahang Nobel Peace Laureate ng Pilipinas. Noong 1901, sinimula ang pagbibigay ng Nobel Prizes ayon sa kagustuhan ng namayapang Swedish industrialist na si Alfred Nobel. Ginusto ni Nobel na gamitin ang yaman niya para bigyan ng premyo ang mga taong may pinakamalaking naiambag sa sangkatauhan. By giving this to journalists today, thank you, the Nobel Committee is signaling a similar historical moment, another existential point for democracy. Miko Abaro, ABS-CBN News. Mainit ang suporta ng Filipino community sa Norway sa kauna-unahang Pinoy Nobel Peace Prize laureate na si Maria Ressa. Naniniwala silang dapat palakasin at suportahan ang krusada para sa katotohanan na isinulong ni Ressa at iba pang mamamahayag. Mula Oslo, Norway, nagpapatrol, Marcel Ingles. Sinuong ng mga Pinoy ang lamig ng winter sa Oslo, Norway para ipakita ang mainit na suporta sa kauna-unahang Nobel Laureate ng Pilipinas. Tanga ng mga bandila ng Pilipinas, nagmarcha ang mga Pinoy mula sa Oslo Central Station hanggang Grand Hotel para abangan ang tradisyonal na pagdungaw ng mga Nobel Peace Prize awardees na ngayong taon ay ang Pinay journalist na si Maria Ressa at Russian journalist Dmitry Muratov. Isa si Hana sa mga sumama sa parada na ipinagmamalaki ang kababayang Nobel Peace Prize laureate. We're excited. It's a historic moment for Filipino journalists. So, si Maria Ressa won the Nobel Peace Prize and then staff to the Nobel Peace Prize exhibition. Bago pumunta sa marcha, nagtipon muna ang ilang community leaders sa Oslo sa Grand Hotel kung saan sila pinuntahan ni Maria Ressa para ibahagi ang kanyang mensahe sa awarding ceremony at nag-iwan ng hamon sa kanila. Tuwang-tuwa naman ang mga leaders sa pagpunta ni Ressa sa kanilang pagtitipon at sinabing marami silang natututunan sa sinabi nito sa kanilang grupo. Yun yung napakagandang words na talagang narinig ko mula sa kanya na kailangan tingnan natin kung ano ang kaya nating ibigay, hanggang saan tayo pwedeng magbigay at ano pa ang pwede nating gawin para maging maganda yung ating bansa. Yung trust
crusade ni Maria tungkol sa disinformation. Kaya kailangan tayong mga Pilipino dito sa abroad, tutukan din natin yun para maging kapanipaniwala ang mga isinusulat sa social media. Ayon naman kay Rose, kailangan kumilos na ngayon laban sa pagpanaganap ng maling impormasyon at fake news sa social media. The important thing now is to continue with activism, and she brought home a very important point, and that activism cannot just be us talking with each other, but more importantly, to go for very good regulations. Matapos ng ilang minutong paghihintay, lumabas rin si Naresa at Muratov sa balkonahe ng Grand Hotel at kumaway sa mga supporters na naghihintay sa harap ng Grand Hotel. Baon ng mga Pilipinong sumusuporta kay Reza ang mensahe nito na manindigan at ipaglaban ang katotohanan. Marcel Ingles, ABS-CBN News, Oslo, Norway. Pinapurihan ni Vice President Lenny Robredo ang pagtanggap ni Maria Reza ng prestigyosong Nobel Peace Prize. Nakikiisa si Robredo sa pagbubunyi ng mga Pilipino para sa karangalang iginawad kay Reza bilang kauna-unahang Pilipinong Nobel Laureate. Anya, kinikilala si Reza sa pagdalahad at pagsusulong ng katotohanan sa kabila ng mga panggigipit. Magsilbi anyang ehemplo si Reza sa pagtindig sa katotohanan sa kabila ng pagsisikap ng iba na baluktutin ito. Isinusulong naman ni Agusan Representative Lawrence Fortun ng Committee on Human Rights na mabigyan ng pagkilala ng kamara si Reza. Ito ay sa pamamagitan ng pagpasa ng panukalang Student Journalist Rights Act na layong paigtingin ang pagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga estudyanteng mamahayag. Iniakdama ni Pangulong Duterte ang mapayapa at mapagkakatiwalaang halalan sa susunod na taon. Pangako ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Democracy Summit na inorganisa ni U.S. President Joe Biden. Ginit rin niyang buhay at namamayani ang malayang pamamahayag sa Pilipinas. Nagpapatrol, Johnson Malabar. Ibinida ni Pangulong Rodrigo Duterte na tinatamasa ang freedom of expression at malayang pamamahayag sa Pilipinas. Inihayag ito ng Pangulo sa virtual na pagtitipon ng mga lider na iba't ibang bansa sa Democracy Summit na inorganisa ni U.S. President Joe Biden. The Philippines was the first republic in Asia and the inspiration of all Asian struggles for independence. Today, we have a vibrant democracy and an open and diverse society. Freedom of expression and of the press are fully enjoyed, and the regular transfer of power is guaranteed through free and honest elections. Pero aminado ang Pangulo na hindi perpekto ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Corruption, poverty, and peace and other issues have always been and continue to be our major challenges. They weaken our institutions and deprive many Filipinos of democratic agencies. Sabi ng Pangulo, kailangan ng kapayapaan para sa isang malayang demokrasya. A democracy needs peace to survive and progress to be sustainable. When I was elected president, I pledged meaningful change. I aspired for a government that really works for the Filipino people, especially the poor and the marginalized. Tiniyak din niya ang isang tapat at mapagkakatiwalaang halalan sa 2022. In the remaining months of my term, we will forge ahead with reforms ensuring that no one is left behind as my country recovers from pandemic. My administrations will ensure an honest, peaceful, credible, and free elections in May. It will be my highest honor to turn over the reins of power to my successor, knowing that in the exercise of my mandate, I did my best to serve the Filipino nation. Sumentro rin sa integridad ng halalan ng mensahe ni U.S. President Joe Biden sa pagtatapos ng dalawang araw na Democracy Summit. Anya, layo nilang ibalik ang Amerika bilang liwanag ng kalayaan. What's true around the world is also true in the United States.
the sacred right to vote freely, the right to have your vote counted, is the threshold liberty for democracy. So the future generations continue to reap the benefits of liberty and democracy as we have. Bago pa ang summit, nagprotesta sa harap ng konsulado ng Pilipinas sa New York ang mga biktima ng human rights violations. Binigyang pugay nila ang mga human rights defenders na pinatay dahil sa paniniwalang politikal at ang mga nakipaglaban para isulong ang karapatang pantao. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Muling nakalapag sa sulu ang isa sa mga C-130 cargo aircraft ng Philippine Air Force. Ayon sa commander ng Western Mindanao Command na si Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., lumapag sa Jolo Airport kahapon ang C-130 ilang buwan matapos itong mahinto dahil sa pagbagsak ng isang C-130 plane noong Hulyo. Isinakay sa eroplano ang mga tauhan ng militar na magbabakasyon ngayong Kapaskuhan. Lulan din ang ilang sibilyan. Samantala, makalipas ang 77 taon, nagtapos na ang paglalayag sa dagat ng dalawang barko ng Philippine Navy. Tuluyan ang na-decommission sa isang naval ceremony ang BRP Miguel Malvar at BRP Magat Salamat sa Captain Salvo Pierre sa Naval Base Heracleo sa Cavite City. Nagpabonggahan ang iba't ibang lugar sa bansa ng kanilang Christmas display. Bawang nagsisilbi ang mga ito bilang simbolo ng pag-asa at nag-atid ng aliw at saya ngayong pandemya. Silipin sa pagpapatrol ni Rolen Escaniel. Atraksyon ang malaking Christmas tree sa plaza ng Pavia, Iloilo. Sa harap ng Christmas tree, nag-picnic ang magbabarkadang ito na matagal ding hindi nagkasama-sama dahil sa pandemic. Pangtanggal stress dulot ng online class at upang magkasama-sama na rin kami dahil matagal na kami hindi kumakain ng magkakasama. Hitik naman sa palamuti ang Christmas Village sa New Lucena. Dinarayo ang Tunnel of Lights, naglalakihang candy, mga anghel at malaking bilin sa harap ng munisipyo. Dinagsa rin ang opening of lights sa gimbal. Nagliwanag ang buong plaza sa iba-ibang kulay ng Christmas lights. Gawa sa depektibong metro ng kuryente, ang dalawang pinailawang Christmas tree sa Iloilo City. Nakalagay sa harap ng City Hall ang isa, nasa Sunburst Park naman ang isa pa. Pinagpatong-patong naman ang sira at mga lumang motorsiklo at bisikleta para gawing Christmas tree sa Balesteros, Cagayan. Itinayo ito para mabigay ng mensahe sa mga residente na mag-ingat at maging responsable sa pagmamaneho. Christmas is in the air na rin sa Barangay 4 sa San Jose de Buena Vista, Antique. Kwento ni Bayan Patroller Stephen Joseph Blag, ang konsepto ng disenyo ay may kinalaman sa pangingisda na pangunahing hanap buhay ng mga tao. Nagliwanag naman ang munisipyo ng Gandara sa Samar nang buksan ang Christmas display. Agaw pansin din ang dekorasyon maging sa simbahan. Bukas na rin ang Christmas display sa Tacloban City Hall. Namumutik-tik sa pailaw pati na ang RTR Plaza. Nagliwanag din ang Archbishop's Palace sa Palo Leyte dahil sa Christmas Village. Nagningning naman ang mga Christmas decorations sa City Hall grounds ng Butuan City. Instagrammable ang lugar kaya marami ang nagpa-picture at selfie. Roland Escaniel, ABS-CBN News. Pinakita na ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa magiging bagong disenyo ng 1,000 pisong salapi. Ayon kay BSP Governor Benjamin Jokno, dinisenyo ito mismo ng BSP at aprobado ng National Historical Institute. Aprobado rin ng Monetary Board at ng Office of the President ang bagong 1,000 peso bill. Dagdag pa rin Jokno, tampok sa mga disenyo ang bagong seryeng fauna at flora ng Pilipinas gaya ng tamaraw, sampagita at iba pa. Plano rin na polymer na lang ang gamitin sa paggawa ng mga bagong pera sa halip na abaka at cotton. Una nang tinutulan ito ng abaka sector dahil sa pagiging epekto nito sa industriya
Pero ayon sa BSP, dedesisyonan pa nila ang paggamit ng polymer matapos ang isasagawang test run simula sa susunod na taon. Pinapayagan ang paglunsad ng mga motorcade para sa halalan. Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, open air ang venue ng motorcade kaya hindi ito ipagbabawal. Pero dapat anyang mahigpit na sundin ang health at safety protocols dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Dagdag ni Densing, hindi pa opisyal na nagsisimula ang panahon ng pangangampanya, kaya ang mga LGU ang dapat mag-control sa mga pagtitipo ng mga tatakbo sa halalan, pati na ang kanilang mga taga-suporta. Kailangan anyang kumuha ng permit ang mga organizer mula sa mga LGU na siya namang magtatakda ng guidelines. Kapag may lumabag sa health protocols, maaaring panagutin ang organizer ng event o ang mismong LGU. Pag nag-violate ang special protocol, ang nag-o-organize ng special gathering, kailangan ipatigil kagad or pwedeng sitahin ng lokal na gobyerno. Kasi otherwise, mananagot po nito yung malaban na opisyalis. Hindi nila ginawa yung kanilang trabaho para ma-prevent ang tinatawag natin ng super spreader event. Sa serye ng mga panayam na mga tumatakbong senador sa sinosenyo sa SRO ng teleradyo, kinalakay ang mga isyu ng charter change, political dynasty, ang investigasyon ng Senado sa mga questionableng transaksyon at same-sex union. Alamin ang posisyon nila sa mga usaping ito sa pagpapatrol ni Jasmine Romero. Sa palagay nyo, dapat nang gawing legal ang same-sex marriage? Pabor sa legal na pagkilala sa pagsasama ng gay couples ang mga panauhing senatorial aspirants. Pero ipinaliwanag nila ang kanilang posisyon sa issue. Kahit anong itawag mo dyan, kay civil union yan o same-sex marriage, ang mahalaga dyan ay binibigyan ng batas ang bawat isa ng protection sa mga oras na sila ay makakatikip ng pag-aabuso o kung sila man ay magkakaroon ng pagsubok na maghiwalay. Hindi na po pwede sa 21st century yung mga utak backward na sila ay dinidiktahan sa kanilang kaligayahan. Napakahalaga nang irespeto natin ang relasyon ng mga individual na ito. Hanggat hindi ito nakakasagka sa kaunlaran ng Estado, ay wala pong problema. Yung living arrangements ng same-sex couples, hindi lamang yan nakaka-apekto sa kanila, kung hindi sa as a system sa mga aampunin nila or kung gusto nila mag-surrogacy. So kailangan natin pag-aralan ito ng mabuti. Dapat lang pag-aralan natin at suriin. Pero ito ba yung napapanahon ngayon? Ang importante ay magkaisa, magtulungan. Hindi maghanap na naman ng panibagong isu na pwede natin paghiwa-hiwalayan o pagawayan. Isusulong naman ng ilan sa kanila ang enabling law para mawala na ang mga political dynasty sa bansa na naaayon sa saligang batas. Ang pinakamabisang gamot dyan ay palakasin at pagtibayin ang ating mga political parties na give them the proper means na makilaban sa sinumang nakaupo. Kailangan may political will tayo na naalisin na yung mga political dynasties na yan para naman ang masa at manggagawang Pilipino ay magkaroon naman ng chance at magkaroon ng pagbabago ng ating politika. Sang-ayon ng lahat na ituloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagbusisi sa family deal at paggamit ng mga pondo para sa COVID-19 response. Uhaw ang taong bayan sa katotohanan at sa pamamagitan ng pagdinig na yan ay marami tayong mga natuklasan. Subalit kinakailangan diinan pa ng Senado para makakuha nga ng mga sapat na ebidensya at masampahan ang lahat ng mga sangkot dito. Nananawagan din ang mga tumatakbong senador na pag-igihin pa ng gobyerno ang pagtugon sa Omicron variant. Hindi po sapat ang ginagawa ng ating pamahalaan na parang nag-aabang alamang na pumasok ang Omicron virus. Dito lamang Huwebes, iba-iba ang pananaw ng mga panauhing senatorial aspirants tungkol sa face-to-face classes na ipinatutupad ngayon sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Huwag natin muna ilagay ang sarili nila sa kapahamakan, lalo na hindi natin alam ang ginagawa ng pandemya sa ating
katawan. Baba na po ang banta sa ating mga kabataan. Habang walang face-to-face po, eh talaga napakahirap na matuto ng estudyante at napakahirap po magturo. Mahalaga po talaga ang edukasyon. Importante po yan. Pero ang dapat po natin gawin ay maghanap po tayo ng mga pamamaraan na kung saan ay pwede po natin gamitin yung mga makabagong teknolohiya para po talagang magkaroon tayo ng tamang edukasyon. Pwede rin po yung blended. Magkakaiba rin ang tindig nila sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Panahon na po para tingnan natin at silipin natin kung ano bang dapat nating baguhin. Nag-iiba po ang panahon. Dapat balik natin ang two-party system. Sa ownership naman sa business. Ang atin ay ang ownership ginawa natin 60-40. Sa tingin nyo, may dayuhan bang papasok dito? Mas maganda kung magbigyan natin. Ngunit, ang ating tututulan lang ay ang ownership ng land. Hindi po prioridad ang pag-aaminda ng konstitusyon. Ang importante, yung pag-iingat buhay para tayo po ay makapagbalik buhay. Nasa kamay ng mga iluluklok ng mga botante sa pwesto ang direksyong patutunguhan ng Pilipinas. Kaya, payo ng mga eksperto at maging ng Commission on Elections, pag-aralan at suriing mabuti ang posisyon ng mga kandidato sa mga isyu ng bayan at kanilang plataporma. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Unti-unti nang nakababawi ang mga negosyong pagkain tuwing Kapaskuhan. Ngayong pinayagan na rin ang mga Christmas party. Pakiusap nila sa kanilang mga suki, intindihin ang kaunting pagtaas ng presyo dahil nagtaas rin umano ang halaga ng kanilang mga supply. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Ang lechon ang isa sa paboritong handa sa party lalo na sa Kapaskuhan. At dahil pwede na mag-Christmas party sa ilalim ng Alert Level 2, patok na naman ang mga lechonan. Kaya abala na naman sa mga dumarating na order si Mang Boy Torres at mga kasamahan niyang naglelechon sa Laloma, Quezon City. Makababawi na anila sila mula sa pagkalugi noong nakaraang taon. Mabuti nga ngayon, pinayagan na yung mga medyo maluwag na. Paano yung mga tao nakakalabas na nakakabili? Abala na rin sa lechonan si Michelle Sanchez sa Calamba, Laguna. Halos fully booked na aniya ang mga order sa kanila hanggang bagong taon. Mayroon kaming customer na galing pa po ng Bulacan, galing pa po ng Batangas, Maynila, Cavite, ganyan. Malalayo. Mayroon po kaming customer na galing pa po ng Baguio. Pero tumaas aniya ang presyo ng baboy kaya napilitan din silang magmahal. Dagdag din kasi sa operational cost nila ang pagtataas ng presyo ng kuryente. Sa kabila niyan, marami pa rin nagpa-reserve na ng order. Ang problema lang po namin yung supply ng baboy, medyo kaunti lang ang supply at saka nagmahal sila. Ang 15 kilos nilang nasa 5,600 pesos bago magpandemya, 8,700 na ngayon. Sa Laloma, kahit tabi-tabi ang lechonan, nagkakaubusan paminsan kahit nagtabi na sila sa mga nag-walk-in. Ang lechon de leche nasa 6 to 7,000 pesos at ang 10 kilos na lechon ay nasa 12,000 pesos. Bukod sa lechon, patok din ang mga hamon, spaghetti at salad sa mga pagdiriwang. Kaya naglabas na ng SRP para sa Noche Buena items ang Department of Trade and Industry para magabayan ang mga mamimili. Ang kalahating kilong hamon, 158 hanggang 204 pesos ang price range. Ang queso de bola na 500 grams, nasa 285 hanggang 410 pesos ang price range depende sa brand. Ang spaghetti noodles na 500 grams, 54.50 hanggang 72 pesos ang presyo. Habang ang tomato sauce ay 62 hanggang 63.50 ang 1 kilogram. At kung may lechon at iba pang pagkain, syempre, hindi nawawala ang mga panghimagas. Sikat sa mga handaang Pinoy ang leche flan at mga ube. Kaya ang tindahan ng mga dessert ni Iris Balahim ay sunod-sunod na ang online orders. Bukod dyan, bukas 24 hours ang kanilang tindahan sa Espanya Boulevard, Manila. Umaasa sina Iris na makababawi na sila dahil ngayon pa lang may mga nagpa-reserve na ng hanggang 5,000 piraso ng leche flan. Target nilang makabenta ng hanggang 40,000 na leche flan at iba pang dessert kada araw. Hindi lang po kami yung gustong kumita. Gusto rin po namin makatulong sa mga resellers namin na kumita din po sila this Christmas po. At dahil nagtaas ng halaga ng mga sangkap at kuryente, may bahagyang pagtaas rin sa kanilang produkto. Kahit ayaw namin magtaas, kailangan namin magtaas ng presyo para makabawi din po kami.
Opo, konti lang naman din po. 55 hanggang 65 pesos ang kanilang leche flan at ube flan. Pero dating presyo pa rin ang ibang produkto gaya ng inutak, cassava cake, brazo de Mercedes at iba pang pastries. Umaasa silang tuloy-tuloy ng sisigla ang kanilang negosyo para balik 100% na rin sa trabaho ang kanilang mga tauhan. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Kanya-kanya na ng pakulo ang mga taga-suporta ng mga tatakbong pangulo sa halalan 2022. Meron nagsagawa ng bloodletting drive, may nabigay ng relief packs at meron pang libreng masahe. Nagpapatrol Jeffrey Hernais. Natapos na ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte ang paglibot sa buong rehiyon ng Calabarzon. Matapos ikutin ang Quezon, Batangas, Cavite at Laguna, pinakahuli nilang destinasyon ang lalawigan ng Rizal. Sinimulan ang Uniteam Rally sa Inares Center sa Antipolo City, sirundan ng motorcade na sinalubong ng libo-libong taga-suporta. Nagtapos sa isang multi-sectoral gathering sa Montalban na dinaluhan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Maraming salamat sa inyo po at init na sanubong na ipinigil ko sa amin ni Inday Sara. Sa Malabo naman, nanuyo na mga botante ang pambato ng Partido Lakas ng Masa na si Calyody de Guzman at running mate na si Walden Bello. Kailangan tapusin natin yung paghahalal ng mga taong galing sa Tok-Tok. Hindi nila problema ang problema natin. Iba ang problema nila, kaya hindi nila pinoproblema yung problema natin. Tinalakay din ng dalawa sa harap ng mga tsuper at mga kababaihan ang isyu ng kabuhayan at family planning. Sa Cebu, inanunsyo naman ni Senator Panpilo Lacson na magtatanggal ng tatlong pangalan sa listahan ng kanilang mga kandidato sa pagkasenador. Ayon kay Lacson, pagkakapare-pareho sa paniniwala ang magiging batayan sa pagpili ng mananatili sa senatorial slate. Kung ano na yung magkakampay ng votes rate, 11-5, especially doon sa anti-corruption. In my view and in my experience, if we solve corruption in this country, at least 50% of our problems will be solved. Nagsagawa naman ng bloodletting drive ang Doctors for Lenny sa Quezon City. Bahagi ang proyekto ng Angat Kalusugan Project ng mga Pilipinong doktor sa Facebook group na may aabot sa 11,000 miyembro. Nagpahayag ng suporta ang mga katutubong kababaihan para kay Vice President Lenny Robredo at sa kanyang running mate na si Senator Kiko Pangilinan sa isang forum. Para sa mga kababaihang leader ng iba't ibang indigenous group sa bansa, mahalaga na may matibay at konkretong plataporma ang kumakandidato sa pagkapangulo ng bansa sa darating na halalan at nakikita nila ito sa tambalan ni Robredo at Pangilinan. Sa Laguna, nagsagawa naman ng libreng reflexology massage ang volunteer network ni Manila Mayor Isko Moreno na IM Pilipinas para sa mga tricycle driver. Ilulunsad din ang iskwentuhan sa barangay bilang suporta sa kandidatura ni Moreno. Sa isang pahayag, sinabi ni Moreno na importante ang kooperasyon at disiplina ng publiko sa paglaban sa COVID-19. Padawagan rin niya na dapat lahat ay magpabakuna na. Sinagot naman ni Senador Manny Pacquiao ang mga pahayag na may mga politikong nagbabayad upang dumami ang tao sa mga rally at motorcade. Sa isang pahayag, sinabi ni Pacquiao na wala siyang ibinabayad sa supporters at masaya siya sa natatanggap na suporta. Magkaiba rin ang pagbabayad sa tao upang dumalo sa mga rally sa pagbibigay ng relief at financial assistance sa may hirap na komunidad. Ipinagpapatuloy lamang din niya ang ginagawa bago pa siya pumasok sa politika. Wala namang aktibidad ang iba pang tumatakbong pangulo para sa halalan 2022. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Naglabas ang MMDA ng traffic advisory para sa motorcade ng tandem ni na dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio bukas. Batay sa advisory, manggagaling ang Green Group sa PITX papuntang Quezon Memorial Circle. Ang caravan naman ng Red Group magsisimula sa South Road, Calao Avenue papuntang Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Ookupahin ang mga dadalo ang dalawang lane ng mga tunnel at flyover sa EDSA. Hindi nila pwedeng gamitin ang EDSA busway. Inilabas ang MMDA ang traffic advisory matapos magdulot ng matinding traffic ang caravan ni Marcos at Duterte noong Miyerkules, December 8.
Balita sa labas ng bansa, maagang Pamasko ang handog ni Santa Claus sa mga isda at mga bisita sa Sea Paradise sa Yokohama, Japan. Sumisid si Santa na naka-full costume pa sa isang tunnel tank at lumangoy kasama ang libo-libong isda. Aliw na aliw ang mga manonood sa pambihirang eksena. Tuwang-tuwa rin ang mga bisitang nagpakuha ng litrato kasama ang mga penguin. Sa Brazil, spoiled ang isang alagang baboy ng isang ginang sa Sao Paulo. Paano ba naman umaabot na sa 550 pounds ang timbang nito o katumbas ng 250 kilograms. Abay, heavy gut ang baboy na ito. Ayon sa may-ari, maliit lang nang bilhin niya ang piggy pet na si Lilika at hindi niya inaasang lalaki ito ng husto. 5 kilo ng gulay at prutas ang kinakain ni Lilika kada araw bukod pa sa animal feed. Konsuelo na lang ng amo ni Lilika na tapat na kaibigan ang kanyang piggy pet sa iba pa niyang alagang aso at pusa. Nagpakitang gila sa mga kandidata ng Miss Universe 2021 sa preliminary competition kagabi sa Eilat, Israel. Hindi nagpakabog ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez na standout sa kanyang magarbong national costume at swimsuit. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Energy ang mga kandidato ng Miss Universe 2021 habang ipinakilala ang sarili sa opening number. Confident ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez na naka one shoulder silver cocktail dress. And the reigning Miss Universe, Andrea. Si reigning Miss Universe 2020 Andrea Mesa ng Mexico ang host ng prelim. Pinakilala rin ang all-female panel of judges, kabilang si Miss Universe 2016 Iris Mitener, Brazilian model Adriana Lima at Pinay actress Marian Rivera. We begin with Albania. Agad sumabak ang candidates sa swimsuit competition. Dahil sa mahaba at paikot na stage na ipakita ng mga beauties ang kanilang galing sa pagrampa. Standout si Miss Argentina, Belgium, Brazil, Chile, Colombia, Dominican Republic, France, India, Paraguay, Puerto Rico, Spain, USA, Venezuela at Vietnam. Philippines! Malakas ang dating ni Miss Philippines na ipinakita ang kanyang mahabang bias at Luigi walk suot ang pulang one-piece swimsuit. Bahrain! Agaw pansin ang unang pambato ng Bahrain sa Miss Universe nang hindi rumampa ng naka-swimsuit. Naka-all-black quarter sleeve pantaas siya at wide leg pants. Change outfit agad para sa evening gown competition. Let's start the evening gown competition. Brazil! Shining gold si Brazil. Spicy sa red si Chile. Straight at sleek. Si Colombia, gold-fitted gown ang suot ni France. Si Miss India, todo ora sa harap ng camera. Mexico! Naka-white and gold si Mexico. Kumikinang si Puerto Rico. Naka-silver si Vietnam. Bold at sexy in red Francis Libiran gown si Bea. Detalyado ang embroidery at beadwork. Confident at powerful ang rampa ni Bea. Olivia! Pagkatapos ng prelim, pinakita ang National Costume Show. Hango sa bakunawa na galing sa Philippine mythology ang naging national costume ni Bea na gawa ni Axel K. at Manny Halasan. Philippines! Kahit madaling araw nagsimula at umaga na natapos dito sa Pilipinas ang preliminary, tutok ang mga Pinoy fans at trending pa sa Twitter ang buong Miss Universe show. Mula sa preliminary competition, closed-door interviews at fan votes kukunin ang top 16 semifinalists. Sa Lunes ng alas 7:30 ng umaga dito sa Pilipinas, mapapanood ang Coronation Night sa A to Z Channel. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Wow! Mm-hmm. Si Bea.
swertihin tayo at manalo ulit. Oo, nang ikalimang corona. Oo, pray natin. Sana manalo siya. Nakita niyo naman yung kanyang ano, rampa doon, ano? Mabigat doon, yung dala-dala, yung ano, yung costume. Niya, oo. Actually, ngayon ko lang natutunan yun. Yung mythological creature na bakunawa. Yeah. Abay, thank you, Bea. Good luck, good May luck. May natutunan kami. Good luck! At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 14 days to go na lang. Pasko na, kapamilya. Andito kami para sa'yo. Mapaparod nyo na ang TV Patrol live at on demand saan man sa mundo, sa social media, sa cable, pati na sa iWantTFC. Kami ang inyong mga patrol ng Filipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.